Hindi siya mapakali, hindi siya makatulog, hanggat hindi siya makauwi sa inyong pamamahay. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and wag hanapin ang videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video, dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp, pin-emo up upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano hindi mapakali, hindi makatulog at sobrang mag-isip ng mag-isip sa inyo ang target ninyo kapag ito ay inyong ginawa hanggat hindi pa siya nakakauwi sa inyong pamamahay. Halimbawa, yung anak ninyo, asawa, kapatid o kamag-anak na gusto ninyong pauwiin dahil ito po ay nasa malayong lugar o ito po ay naglayas, pwedeng-pwede po ninyo itong gawin para sa kanila. So, kailangan lamang na naniniwala kayo sa inyong mga ginagawa. So, dito, ang kailangan mo lamang dito is damit. Damit po ng target ninyo. Dapat po ang damit na ito ay hindi pa nalabhan. Yung suot-suot niya at nilagay lamang dyan sa labahan at hindi ito nalabhan. Pero pwede naman kahit ito ay nalabhan na. Pero mas maganda, mas effective kung ito po ay hindi pa nalalabhan. So, ito lamang at ito lamang ang ating gamitin. Then, ayun, siguraduhin lamang ninyo sa inyong sarili na buo po ang inyong loob sa paggawa and naniniwala po kayo dapat dahil yun po ang pinaka-importante kapag kayo ay gumawa ng isang ritual, ang tiwala nyo po dahil hindi nyo po mapapagana ang isang ritual kahit na gaano ito ka-epektibo kung kayo ay kulang sa tiwala or talagang hindi kayo naniniwala. Dahil ang kailangan natin sa paggawa ng isang ritual, ang inyong buong tiwala po at paniniwala. Yun po ang pinaka-una natin gawin para sa ating sarili. So, ayun, kailangan na wala pong dapat na nakakaalam nito kapag gumawa kayo ng isang ritual at siguraduhin nyo po na hindi po kayo hindi po ninyo ito masasabi o hindi po ninyo ipapaalam sa ibang tao. So, ngayon kapag ready ka na, pwede mo na itong simulan. So, ang gagawin mo lamang dito kapag kayo po ay may lutuan, kunin po ninyo ang isang damit ng inyong target. Pumunta kayo sa inyong lutuan at dapat po kahoy po ang inyong gamitin or uling. Huwag po yung gasol or mga electric po ang inyong gamitin. Hindi siya pwede. So, kahoy or uling, dapat po ay pausukan lamang ito lagi. Pausukan lamang ang kanyang damit and ilagay mo ito, itatali mo doon. So, habang nakatali ito and napapausukan mo siya lagi, kailangan na galawin ninyo ang damit. Kung halimbawa kapag maalala ninyo, pumunta kayo sa may lutuan, galawin ang damit, ganun po. Pangalan at apelyedo, umuwi ka na at talagang hindi ka makakatulog at hindi ka mapapakali hanggat hindi ka makauwi dito sa ating pamamahay. At ayun po, kapag naalala nyo naman ulit, kahit na maya-maya, pwede mo siyang gawin tapos galawin ninyo, pangalan, apelyedo, umuwi ka na sa ating pamamahay at hindi ka makakatulog at hindi ka mapakali. So, sabihin nyo lamang ito. And halimbawa, sa iba, dahil karamihan sa atin is hindi gumagamit ng uling, hindi gumagamit ng kahoy. So, hindi po tayo makakapag-usok. So, meron po tayong option. Kumuha kayo ng kandila. Kandila po ang ating gamitin. Kahit na hindi uusok ang kandila, basta mapainitan nyo lamang siya. So, kailangan na mag-ingat kayo na hindi po masunog ang damit. Baka po, ayan, mayari tayo. So, kailangan na hindi po masunog ang damit. Medyo distansya lamang at mapainitan lamang gamit ang kandila. So, option po ito. Dahil ang kandila po ay sobrang napaka-effective po ito pagdating sa mga ritual. So, ganun lang din po, itali at ilagay. Kahit saan, kung basta kandila ang inyong gamitin, kahit saan pwede niyo po ninyong ilagay or itali. And ganun lang din po ang proseso
kung ito po ay pinapausukan ninyo doon sa inyong pinaglulutuan. So, ayun po. Dito ay pwede mo itong gawin sa kahit anong araw at kahit anong oras basta't may gusto kayong pauwiin na tao. So, ayun po. Gawin ito ng kahit anong araw at oras. Sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout po kayo sa next video. And sa lahat po ng mga gustong magtanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.